kahapon ay inumpisahan na po yung pag-accumulate at pag-process ng lahat ng mga kakailangan ng mga papeles upang sa ganun ay ipabalik na natin yung ating operasyon sa normal, no? Kasi yung processing pa lang ay mag-cost po yan ng time dahil ito talaga ay yung ating kaso naman doon patuloy yun, no? Yung kasong kinakaharap po natin doon sa DOJ, doon sa CEC, patuloy yun. Pero yung atin naman dito is ito po ay talagang kukuha na tayo ng isang lisensya doon sa Central Bank na kung saan ito ay magiging panghawakan natin na wala na pong question, no, sa tinatawag nilang mga legalities. Ako po ang inyong pastor, founder ng Kapa Community Ministry International Incorporated. At sa panahong ito, kahit na po meron po tayong hinaharap ngayon na medyo matawag natin isang problema, dahil ito po ay napakalaking dagdag mo sa ating organisasyon. So ako naman po ay magsasabi lang na magandang umaga pa rin sa ating lahat. So sa lahat ng mga members ng Kapa Community Ministry International Incorporated, ako po ay nananalangin na naway nasa mabuti kayong kalagayan at wag na muna nating poproblemahin, no, yung mga nangyaring pagkansila ng ating na plano na rally sa panahon ng Suna, dahil po ito po ay isang kalooban din po ng ating Panginoon na magtataroon po tayo ng isang paraan na hindi po dadaan sa dahas. So, sa halip po na tayo po ay sa bagay ngayon, no? Meron po tayong mga member na talagang eager na na magtagawa na po ng rally. Pero sa the totalization of all is nanagpili pa rin tayong naging mahinahon, no, sa halip ng pagkansila ng ating isasagawa sanang rally. So ako naman po nagpapasalamat din sa lahat ng mga leaders, mga in-charge at sa mga members na tumutupad po at sumusunod po sa ating panawagan na hindi muna tayo gagawa ng rally, dahil kahit pa man ihandang-handa na po tayo doon sa ating ginawa, ito naman po ay sa kadahilanan na meron po tayong nakikitang mas maganda noon na oportunidad na kaya po nating maipabalik buhay muli ang ating ministry, no, through the processing of legalities na kung saan na meron po tayong nakipag-negotiate po sa atin na ganito yung ating gagawin upang magiging mapayapa at saka yung makapag-operate tayo na wala pong
tinatawag na threat, no, sa ating organization. So nakita ko naman na maganda yung transaction, maganda yung operation, at ito po'y magkakaroon ng wala na pong problema sa panig ng ating pamahalaan. So sa ngayon po ay kahapon ay inumpisahan na po yung pag-accumulate at pag-process ng lahat ng mga kakailangan ng mga papeles upang sa ganun ay ipabalik na natin yung ating operation sa normal, no? Kasi yung processing pa lang, mag-cost po yan ng time, dahil ito talaga ay yung ating kaso naman doon patuloy yun, no? Yung kasong kinakaharap po natin doon sa DOJ, doon sa CEI, patuloy yun. Pero yung atin naman dito is ito po'y talagang kukuha na tayo ng isang lisensya doon sa Central Bank, na kung saan ito'y magiging panghawakan natin, na wala na pong question, no, sa tinatawag nilang mga legalities. So yung mga suggestion naman ng mga nakausap natin, maganda naman yung patay na kung saan kailangan ng ating pagpakumbaba, dahil pag yung pride po yung ating papairalin dahil ganito. So magka-cause po yun ng tinatawag na misunderstanding between government and us. So mabisa pa rin natin kandata yung pagiging humble always, hindi po natin gagawin sa dahas na pamamaraan, dahil kung dahas na po yung ating gagawin, meron talagang yung mga pinsala, no, may mga pinsalang mangyari na hindi po naman yun pahintulutan na mangyari po sa atin, lalo na sa ating mga members, no, kasi talagang sa tingin ko yung ating mga members ay galit na din. So hindi na natin matansya yung kanilang mga saloobin at paggagawa ng karahasan doon kung sakasakaling natuloy yung ating rally. So magkakaroon na naman tayo ng panibagong mga problema at kaso. So ngayon, dahil doon sa isang ginawang negosasyon na kung saan magkakaroon tayo ng processing for the legalities of this organization, so masakit man sa atin na ihinto o ikansila yung ating rally, kahit kayo ay nasasaktan din, ako din mas lubos akong nasasaktan doon sa ginawa kong desisyon sa pagkansila, dahil marami talagang meron din mga members na magagalit dahil handang-handa na sila. Labag man sa ating kalooban yung pagkansila ng ating isasagawa sanang rally, pero kailangan kong gawin, dahil ang kapangaranan po ng ating mga members ang ating pong tinitingnan. Dahil kung makaya naman natin gawin sa mahinahon at mapayapang paraan na maibalik ang ating operation, bakit hindi natin gagawin? So yung ginawa ko, yung mga taga-Visayas na sabi ng mga taga-Visayas, sayang ay nandoon na sila, nakaporma na sila. Pero sabi ko, wag muna, dahil meron tayong ginagawang isang plano o isang formula or negosasyon, no, na magkaroon po tayo ng isang mahinahon at mapayapang pamamaraan na maibalik. So sabi ng mga taga-Visayas, uuwi na lang kami. Sabi ko, sige, uwi na lang kayo, tapos pasalamatan natin na kayo po'y nakauwi, na wala pong mga pasa-pasa at walang dugo, no, sa ating mga katawan. Dahil pag nagkaganon, pag nagkarali, talagang uuwi tayo na medyo
luhaan at marami pa tayong mga tasa sa ating katawan. So dahil wala naman talaga tayong mapala kung talagang magrarally lang tayo na walang karahasan na gagawin. So talagang mayroon ng dahas doon dahil galit na galit na yung ating mga members. Kaya sabi ko sa ating sarili, nabagman sa ating kalooban na ito i-cancel na, pero kailangan kong gawin upang ang kapatanan po sa ating mga members yung ating tinitingnan na wala po sanang mangyaring masama no sa ating mga members. So yun yung pinapasalamatan ko dahil kahit paman nakasit at nabag sa kanilang kalooban na hindi matuloy yung rally, pero sila pa rin ay sumusunod sa ating pakibasa na sana walang mangyaring dahas o karahasan dahil ito po'y magiging nipsa ng kapahamakan po natin na magkakaroon tayo ng medyo hindi magandang resulta dahil sa gagawin nating karahasan. No? So, ako po'y nagpapasalamat sa ating Panginoon na siya po'y nagbigay sa atin ng isang tao na makapag-negotiate sa mapayapang paraan ng ating pagbalik sa ating operation. So, ang atin lang po dito, at least no, mayroon na po tayong pag-asa na talagang makabalik po tayo. No, kasi ang Kapa po, mga kapamilya, ay ito lang po yung isang organization na talaga pong tumutulong sa ating kapwa na mga membro na maahon sa kahirapan. So, yun na po yung ating mga sentimento, no? Na ako po'y lubos na nagpapasalamat na dahil po sa inyong pagsunod sa ating panawagan na i-cancela na muna yung ating rally. Sa bagay, kung tutuusin, anytime naman po tayo makapag-rally, so pwede yun, no? Pero itong opportunity na ito ay bihira lang, no? Ito ay yung tinatawag na opportunity not at once. So kailangan tong i-grab itong opportunity na to dahil maganda naman yung kakahinatnan. So ito i-comply natin, no? Kahapon inag-upasa na yung mga teachers na parang lumalakad na yung ating papers to comply all those requirements. So ang atin na lang po dito maghintay na lang at sana naman po yung mga nakapost po sa Facebook, sa Messenger na sinasabi ng ating mga members na paasa lang kayo, sana naman po huwag niyong isipin yan at huwag niyong sabihin yan dahil sinuba ngayon ang makapag pagbalik ng madalian, no? Na hindi naman natin paasa, ito talaga ay pag-asa natin, hindi paasa po, dahil ito po ay pag-asa natin na parang sumisikat na po ang sibol ng sumisikat na po yung race ng sun na nagdadala ng pag-asa po natin. At sana naman po ay huwag kayong sana naman, no? Ako po ay humihingi po ng isang table din sa inyo na sana naman huwag ninyong sabihin na paasa lang tayo dahil doon sa paasa na yun, wala naman talaga tayong magawa. Wala naman talaga tayong magawa kahit ano na pong ginagawa natin pag hindi po tayo sumunod, wala po tayong magagawa, no? So kung matitingnan po natin yung kalakaran doon sa ating mga hinaharap na mga problema, so tayo po ay talagang ganun, no? Talagang ganun yung takbo ng ating naranasan ngayon na parang mayroong pong
panggigibit, maliban na lang kung tayo po susunod doon sa kagustuhan ng ating pamahalaan. So napakita naman nila yan dahil doon sa mga nangyari po sa atin. So ang atin na lang po sa ngayon, kasi andoon na yun eh. Supposed to be, wala talagang mangyari sa atin doon sa usapan o usapin ng search warrant dahil na po doon sa ating writ of preliminary injunction. Talagang wala sana. Pero ang nangyari po parang yun nga yung isang ginawa ng nating ano yung sitya tataybay, yun ang nangyari, no, na parang na underestimate po na ang tangi naman po ng ating pangulo is yung kaayusan, dahil kadalasan po ng mga taong gumagawa nito ay nagkaka-scam. So yun na nagawa na po yun at ando na. So ang atin na lang ay susunod na lang tayo doon sa kung ano ang gusto po ng ating pamahalaan. At yung mga kaso na yun, haharapin naman natin yung mga kaso na yun. So sa lahat ng mga members, ito po ay nagiging hindi ito paasa, no? Talagang ikukuri ko yung word na paasa lang kayo. Dahil pag nagkaganon na po yung mga feeling ninyo, talagang mawawalan talaga tayo ng pag-asa, no? Dahil wala nang cooperation at yung gagawin nila, magre-reklamo na. Alam niyo po, tingnan niyo ha, itong mga taong nagre-reklamo doon sa NBI, na hindi naman nila kagustuhan na magreklamo doon sa NBI, nagkakaroon lang po ng recruitment. Ito po yung history ng buong Pilipinas, na ang mga enforcer na po ang naghihikayat kung sino ang magreklamo. Samantalang marami namang mga problema dyan na mga reklamo, hindi inatupad yung ating reklamo lang na hindi naman kagustuhan ng ating member. Pero alam niyo kung bakit, no? Alam niyo kung bakit na ako po ay talagang humihingi ng favor sa inyong lahat na mga member na sana huwag kayong magreklamo. Dahil ang mangyari po niyan, alimbawa may magreklamo sa NBI. So pagreklamo sa NBI, yung reklamo nila ay magiging syndicated estafa. So pag sasabihin po natin na syndicated estafa, wala pong piyan pa yan. So huhulihin ako at ilalabas lang ako kung magkaroon ng hearing. Matapos yung hearing, ibalik na naman ako ulit sa kulungan kasi walang piyansa, no? So pag nagre-reklamo kayo, talagang ako'y makukulong. Huhulihin ako ng NBI. Ngayon, ang mangyari ay walang piyansa, so hindi ako makalabas. So ang mangyari, papalabas lang ako kung may mayroong hearing. Kailan matapos yan? 10 years, pinakababa niyan is 5 years, no? So 5 to 10 years po akong makukulong. Dahil yung usad ng kaso sa Pilipinas talagang matagal. At yung estafa, matagal yung litigation yan. So magkakaroon ng 5 to 10 years yan. So ibig sabihin, kung kayo po'y nagre-reklamo, gusto niyo akong makulong 14 years. So kung sasabihin ninyo na kayo magreklamo para makuha yung pera ninyo, kailan makuha? 10 years pa. Diba? So kung estafa lang naman, meron yung piyansa. So pag mayroong piyansa, ang mangyari, magpapiyansa ako doon sa mga nagreklamo, hindi naman ninyo makuha yung piyansa. Nandoon naman yun sa korte. So yung gagastuhin natin sa piyansa, gagastuhin na lang natin doon sa pag-process ng ating mga papers. Kaya sa lahat ng mga miyembro, sana maintindihan at maunawaan nyo yung aking hinaing, yung aking pakisuyo sa inyo na sana hindi kayo maghain ng reklamo doon sa NBI. Dahil alam ko naman na marami din mga tao, mga members natin na hindi po gusto na ako'y makulong. Yung mga sinabi nga ng ating mga members na, Pastor, tago ka muna dahil ganito, ganito. Ibig sabihin,
may mga members tayo na marami na hindi sila gustong makulong. Itong manginan-ngilan na nagreklamo, gusto nila akong makulong. Tingnan mo, merong nagreklamo sa Manila na sinasabing wala naman sa master list. Merong nagreklamo doon sa Hinguog. Merong nagreklamo doon sa Tandag. No, doon sa Bayugan, merong nagreklamo. Tingnan mo, nabalik ba ang kanilang mga pera? Hindi. So, kailan yan mabalik? Pag manalo sila doon sa kaso na inisinampan nila sa akin, kailan yun? 5 to 10 years. So, kung sasabihin ninyong, o sige, maghahain kayo ng kaso doon sa NBI. So, magreklamo kayo doon sa NBI. Yung NBI naman, kakasuhan na po ng syndicated staff. Ngayon, kasi may reklamo, so ipapasa yan sa fiscal. Pag ma-approve doon sa fiscal, so mag-issue ngayon ng warrant o barrest, ay aresto ako. Ngayon, pag-aresto, andun ako sa kulungan. Kasi walang piyansa. So, gugustuhin din ninyo yan na doon sa kulungan para lang makuha nyo yung mga 10,000 ninyo na mga pera na ibinigay, idinonate sa Kapa. So, ang mangyari, yung 10,000 ninyo, 10 years pa nyo yan nakuha, pinakababa 5 years. Samantala, kung hindi lang kayo nagreklamo, 1 month, 2 months, solved na ang mga problemang yan. So, yun yung sinasabi ko. Gaya ng sabislig. Tingnan mo yung sabislig. Anong napapala doon sa mga nagreklamo? Wala. Nagpa-file na lang ng desistan. Oh. Yung mga nagreklamo din, nagpa-member din, na din sa Kapa para ma-solve yung mga problema nila. O, tingnan mo. Naranasan ko na yung kaso na yan. Naranasan na din ang mga members natin doon sa Bisbig City na kung saan yung mga history nga natin doon na hindi rin maganda ang nangyari. Pero tingnan mo, nung nakita nila na wala pala silang mapala sa pagre-reklamo na yan, ang ginawa nila, nag-file sila ng desistant. Ano yung desistant? Yung wala ka ng interest. Wala ka ng interest doon sa kaso, nag-withdraw ka na. Tingnan mo yung mga tao, tingnan mo yung nagreklamo, 300 plus yung nagreklamo. Nung nakita nila na wala silang mapapala, nag-withdrawhan yung kanilang mga reklamo doon sa NBI. Record yan, o tingnan mo yung record. Tingnan mo yung mga diskumpiyado ng mga tao ngayon na gusto nilang ipakulong ako dahil nagreklamo kayo. Tingnan niyo doon sa Bisbig kung ano yung nangyari doon sa Bisbig. Nagsigidruhan yung mga tao. Meaning, wala silang napapala kung ganun yung gagawin natin. Ngayon, sa panginibago natin problema ngayon, kasi meron akong nabasa sa Facebook na sana naman itong individual na ito na member, talagang tunay ito na member dahil sabi niya, wala akong pakialam daw. Wala akong pakialam, paasa lang kayo. Ang importante sa atin na mabalik ang pera ko. Okay, sige. Kailan yun mabalik? 10 years. Ha? Kung kakayanin mo man magtiis ng 10 years, bakit hindi mo makaya yung 1 to 3 months lang na masolve natin itong problema ito? Bakit makapagtiis kayo ng 10 years, isamantalang 3 months hindi kayo makapagtiis? So yun yung gagawin natin. Dahil ang pag-process po ng papers ay hindi po basta-basta. Hindi po basta-basta yung processing. Tingnan mo, mag-apply ka ng isang halimbawa, mag-apply ka ng isang association or organization na iparehistro mo sa SEC. Tingnan mo, buwan pa yan, diba? Aabot pa yan ng isang buwan to 2 buwan. Yun lang yung sa mga papers lang yun. Ito natin, marami tayong gagawin para magkaroon po tayo ng tinatawag na siguridad ng ating mga nag-donate po sa Kapa, no? So yung gagawin po natin ay actually, kung hindi lang sana tayo nag-itali doon sa na talaga namang wala naman tayo sanang problema, pero andoon na yan. Kung hindi lang talaga tayo na-itali doon sa mga search warrant na yan, yung gagawin ko po, meron na po tayong isang pamamaraan na kung saan magkakaroon na po ng tinatawag na ATM system. No, ATM system, may barcoding na po tayo doon sa mga taong
magkuha ng kanilang mga blessing, financial assistance doon sa ating mga offices, pero pwede na rin nila makuha sa lahat ng mga bangko as long as there is an ATM machine, no? So maiwasan na sana yung pila-pila na yan, no? Yung mga pila na napakataas, dahil yung iba pwede na sila mag-withdraw sa kanilang mga lugar kung saan may mga bangko. So pinaplano ko at inuumpisahan ko na sana. Kaya lang nagkaroon no, sa ating sana na hindi naman sana tayo kasali doon, pero naging kuridas lang yun na pangkalahatan na. So ngayon sana maiwasan na sana natin yung mga mahaba na mga pila, dahil halimbawa kung ikaw taga Jinsan, marami namang bangko sa Jinsan, pwede ka na doon magkuha ng yung financial assistance na pinangako ko sa lahat ng mga members. No, ilang bangko sa Jinsan, ilang bangko doon sa Pulumulo, ilang bangko doon sa Marbin, sa Sultan Kudarat, dito sa Bigos, doon naman sa sa Davao. Ang daming mga bangko. So, hindi na sana magiging problema yung pilahan pa doon. Kaya lang, ito din kalooban din ng Panginoon na nangyari ito sa buhay ng Kapa natin, dahil meron pong mga ipahiwatig ang ating Panginoon, dahil doon sa ating mga in-charge po ay ngayon ay nakita na po natin na may mga in-charge po pala na hindi talaga maasahan at yung trust na yun na sa Cebuano, na Taligan, sa Tagalog, mapagkatiwalaan. No, meron talagang mga in-charge natin na hindi mapagkatiwalaan. No? Sad to say na sinasabi ko yun. Dahil sa dami-dami nga naman ng mga in-charge, kung 12 apostles, merong Judas. Sa dami ng mga in-charge, meron talagang mag-Judas sa atin. Pero doon sa bagong system ko, wala na pong mga in-charge na makapag-hudas pa sa atin, no? Kung tutuusin po, talagang pagbalik natin, iko-question ko talaga at kukunin natin yung nakuha ng mga in-charge na yun na hindi po nabilong sa ating recording, no? So sa pamagitan po ng intervention ng government, na makaya na po natin na ma-monitor, no, lahat ng mga transactions. Kaya sabi ko, sana naman Panginoon, hindi ganito katakit. Pwede naman sana na
na-solve ang mga problema na yan na hindi gaya nito na medyo napakaano talaga. Pero ito po'y pinahintulutan ng Panginoon upang magkakaroon po tayo ng tinatawag na leksyon, no, sa ating buhay. Kasi yung iba nga, yung mga, pati mga secretaries natin, no? So, dyan lang sa Marbil, ano, dyan sa, ano, sa Alabil, no? Sa Alabil, matagal na talaga yung problema yung mga fixer-fixer na yan, kung saan yung mga secretaries din ay tumatanggap ng mga ano, mga bribe. So yun yung gusto ng Panginoon na tayo ng mga empleyado ay talagang maasahan, no? Maasahan at mapagkatiwalaan. So masakit man po ang ginawa sa atin ng ating Panginoon na makaranas tayo ng ganito, pero ito po ay nagiging malaking blessings para sa atin upang maituwid ang mga baluktot ng mga pamamaraan. So, yun lang po yung aking hinihiling.